Yo, what's up guys? For today's video, itatry natin yung bintol na na-order namin sa Lazada. And guys, kung alam niyo yung bintol guys, ito yung trap sa mga alimango, limangito, hipon, sugpo. Ayan o, yung hugis niya parang umbrella, kakaiba. Tapos ano, talagang pag pumasok yung alimango, hindi na sila makakalabas, or yung kung ano yung mahuli, pag pumasok, hindi na sila makakalabas. So, itatry natin guys. Bali ito guys, nagpain lang kami nung ano, nung ulo ng mga isda na ng ano, ng tuwakang. Pinain namin, tapos tinry namin dito sa ano, sa aming palaisdaan. Yan. Tapos pagka pandaw ng kuya, mga hapon na. Ayan, kuya yung nag-set up ng bintol. Eh ano, may nahuling igat tsaka alimango, tapos ilang ding alimangito tsaka maliliit na hipon. Ayan. Bali, ang itatry naman namin, since nakahuli kami ng igat, ayan guys, yung igat na yan, ayan yung ipapain namin. Itatry naman namin, outside ng palaisdaan, dun sa retail or dun sa may bandang, ano, ilog. Ayan, ayan yung huli guys. Okay, so, ayan na huli. Igat, tsaka may alimangito. Alimango yan. Papain namin yan guys. Bali, ayan guys, puputol-putulin namin yung igat, hati-hatiin namin. Kasi yung in-order ko sa Lazada na bintol is 5 piraso. So, hatiin namin siya sa 5 or higit pa para ipamain doon sa bawat isang bintol. Ayan guys. Pass forward ko na lang guys. So, ayan guys. Na-set up na yung bintol. Meron na rin siyang pain. Nalagay na yung pain. Yung igat na yan, hinati-hati namin. So, ikakana na namin siya guys. Tawag doon, ikakana. So ito guys, itatry namin dito sa may bandang ano to, pretel kung tawagin. Bali, ikakana namin dito yung tatlo. Diyo maputik guys. Putik talaga. Ang dadaanan namin, gawa na to eh. Kung tawagin eh, latian. Kaya siya tinawag na latian. Putik. Yan, ganun. Tapos kapag natutuyo, nagiging latian. Kaya ayun, latian ang tawag. Tsaka yan, may mga puno ng bungalon. Maraming puno. Tapos, ano, walang masyadong mga bahay. And guys, tignan natin. Tapos, itong isa naman, medyo ilalayo natin yung kanyang pwesto doon sa unang kinana natin. Ayan. Para magkakahiwalay sila. Tignan natin guys kung ano yung mahuhuli. Tsaka kung okay ba yung ganitong ano, trap na na-order sa Lazada. Ayan. Tsaka mura lang naman to guys. Hindi siya ganun kamahal. Pwede nyong mabili. Tapos pwede nyo yung bumili ng isa, dalawa. Kasi yung in-order ko, 5. Siguro na nasa ano lang yun, maabot lang ng 500, 600. Tignan naman. Ito isang bintol ni kanan ng kuya. Ayan. Giniagawa mo. Hindi siya nakalubog. Kailangan kasi nakalubog yan eh. Mababaw siguro dito sa pinagkanan ng kuya. Ano tayo ng medyo malalim. Malalim. And guys, hindi rin nakalubog yung bintol. So, hanap tayo na mas malalim pa ulit. Yan, tapos itatali natin siya yung pinakanahan niya. Tanda kung saan kinana. Or tsaka para hindi na rin madala since kapag ano, umaagos. Yan, nakatali na siya guys. Bali, meron pa kaming ikakana na dalawa dun naman sa may ano, dinadaanan namin na ilog papuntang Nayon. Kasi guys, ganyan no, kapag pagkatapos ng ulan, tapos malakas yung ulan, yung ilog sa amin is umaagos. Malakas yung flow ng tubig.
Bale, ito na guys, nandito na kami sa dinadaanan namin papuntang ano, Nayon or dito na may malapit sa dagat na ilog. Or tinatawag nila itong patay na ilog. Ayan. Ayan, tali muna ulit para hindi siya madala ng agos kapag umagos. Tsaka tanda na rin kung saan natin nilagay yung ating bintol. Ayan. Yung isa naman guys. Bali, ito na guys yung huling ikakanaan natin na bintol, panglimang bintol. Ayan. Bali, try natin guys kung ano yung mahuli. Ipapandawin natin siguro mga after lunch or mga hapon, mga ganun. Ayan, nakatali na rin siya. Okay na guys. So ayan guys, nung mga around 4 PM, pinandaw na namin yung ano, yung mga bintol. Kaso nga lang, walang nahuli. Siguro matumal, malabo yung ano, yung tubig. Nagtatago pa yung mga dapat na mahuhuli. Tapos kinana pala ng kuya ko dun sa ano, sa dagat. Ayan. Makikita nyo guys, pati yung dagat maalon kasi katatapos lang ng ano eh. Katatapos lang ng ulan. Kaya ayan yung alon malalaki. Pero may mga naliligo pa rin guys, ayan. Bale, ayan guys, ayan, napandaw na nila yung bintol. Kaso nga lang, mukhang nagkaasira-asira yung ano natin, yung bintol. Kasi, nadala siguro ng malalakas na agos. Ayan, tsaka, hindi siya masyadong ganun katibay. Siguro, hindi dapat talaga siya pang dun sa malalakas na agos. Dapat, kinakana lang siya dun sa mga kalmang, ano lang, kalma na, kalmado na lugar or flow ng tubig. Pero may nahuli naman guys, ay no. Tsaka may pumasok daw na igat, tapos inulam na rin nila. Yan. And bali, ayusin muna ng kuya yung mga yan. Tanggalin yung mga nahuli. Pero sabi kasi ng kuya ko, kaya naman daw niyang tie-in yung ano, yung lambat na nakabalot dun sa parang umbrella. Tapos yun yung parang yun na yung nagiging trap. Bali, ayusin daw niya guys. Or try natin, ano, try namin gumawa ng mas matibay pa na ganyang uri ng bintol. Or pwede kaming mag-order, ganyan. Para check natin kung ano yung pwede pang mahuli sa ganong trap. So, bali guys, yan, okay na, natanggal na lahat ng ano, nung nahuli. Ayan guys, yung nahuli, limang ito, alima asag, yan. Bali yan guys, inulam ko na yan. Pinagisa ko na yan, tapos inulam namin. Patay mo na.